So ito mga lods, nagtatanggal tayo ngayon ng Pylox paint. So ito, na-brush ko na siya. Then final natin gagawin is i-spray natin para mas matanggal natin yung Pylox na dating pintura niya. So tingnan natin kung ano mangyayari. Low pressure lang natin para mas malinis na kakalabas. Medyo matyaga lang at saka medyo masakit sa ulo dahil thinner yung gamit natin. Pero ito yung pinaka best way para sa akin na pangtanggal talaga ng Pylox kasi malinis. Walang natitira talaga. Para ka nagsa sandblast. Para ha, parang lang. Kikita nyo naman, tanggal. So na-brush ko na muna yan, kumbaga pinalambot ko na din muna bago ko i-spray yan. So makukonsume nyo siguro sa 4 na mugs ng auto is isang galon na thinner, okay na. Kung lang. So ayan mga lods, may naiambag na naman ako sa mga gusto nyong mga mag-DIY dyan. Ito lang, kung wala kayong spray gun, tiyagayin nyo ng brush, toothbrush. Toothbrush, habang hinahaguran nyo ng toothbrush, pasadaan nyo ng thinner. So yan, dami kong lins na. So ganito siya kalinis. Ever, punasa natin. So ito mga tama na yun. Itong mugs. So yan, malinis di ba? Sprayan pa natin ulit. Go! So huwag nyo isipin yung kuryente at saka magagastos nyo materyales. Dahil sa preparasyon pa lang, dapat tama na ginagawa nyo. Maayos na. Kumbaga pag wala kang maayos ng preparasyon pa lang, di ka output na maganda, maayos. Kung titipirin mo lang agad. Diba? Kasi sabi nila, ay sobrang gastos naman yan. Anin mo yung sobrang mura. Kung mapapatagal ka at papangit naman yung gawa mo, hindi doon ka na sa sigurado, di ba? Yan mga lod, tagayin mo lang, medyo magastos nga lang talaga to sa thinner, pero sisiguraduhin ko sa inyo malinis talaga, as in malinis. Yan, ikita nyo naman, natatanggal eh. So yun guys, sana nakatulong ako sa inyo. Ito na yung binakbak natin kanina. So hindi na pinaflash sya. So lagyan natin flash. Ready na sya for priming. Primerin na natin sya ng bakal mismo. Take corrosion. Sana nakatulong ako sa inyo guys. Thank you.